And good morning mga part. For today's video, gagawa tayo ng break. So ngayon mga part, yung complaint ni sir sa kanyang preno is pag nagpe-preno po siya lumalagotok. Kahit pag atras abante niya, lumalagotok po siya. Tapos ni-road test natin kanina yung sasakyan niya. Hindi naman lumabas. Pero yung sa akin, nakita ko na agad yung cause ng bakit may lumalagotok yung preno niya. So ito mga guys, binaklas ko na yung sa brake niya. Nakita natin yung kanyang caliper piston stock up. Tapos matagal na siyang hindi nabubuksan. So yung sa kabilang caliper niya, ganun din yung nangyari, stock up din, kaya posibleng nandito nanggaling sa kanyang piston yung lagutok, kasi hindi na siya bumabalik eh. Kada preno niya lalagutok talaga. Saka ito ngayon, binaklas na natin yung kanyang caliper. Ito kung makikita nyo, tanggal-tanggal na rin yung mga kit niya. So, i-overhaul natin yung kanyang kalit. Kahit ano na lang po. Yun mga guys, inalok pa tayo ng rienda. So, yun. Gagawin natin ngayon, i-overhaul natin yung kanyang caliper. Tatanggalin natin yung piston niya para mapalitan natin ng mga repair kit. Para maging smooth na rin yung pagpasok ng kanyang piston. So, yung isa nito, tinanggalan natin. Meron na tayong tinanggal dito, yung sa right side. Ayan, ito. Tinanggal tayo ng piston. Ayan, tinanggalan natin yung piston niya. So, inoviro na natin to. Hinihintay na lang natin yung kanyang mga repair kit. Tapos nagpalit na rin tayo ng papalitan na rin natin yung brake pads niya. Yun kasi yung sa kabila makapal pa, yung sa kabila manipis. So kailangan na siyang palitan. So ayun na mga parts, mamaya pag lalagay natin yung yung bago, make sure na yung mga sliding pin niya, kailangan malagyan natin ng grasa. Kasi ito rin din yung cause, yung pag maganit na po yung sliding pin nyo, cause din po ito ng ingay ng ating preno. Tsaka hindi nagpi-play na maganda yung ating preno. So yun lang mga parts. Sana sa may mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin na rin yung notification bell. Salamat. Yan, good morning mga parts. Ito po yung bagong repair kit natin. Repair kit ng ating caliper. Nabili na siya. Nagpapalit na tayo ng bagong brake pads. Ang i-vlog natin. Ayan, bagong-bago. Kailangan pag nag-overhaul tayo ng ating caliper, dapat check natin yung mga repair kit niya kung maayos o hindi. Ito bago yung papalitan natin lahat. Ayan, malinis na ating caliper. Binigilad na lang natin para matuyo. Mga part, nalagay na natin yung bagong repair kit. Kakabit na natin. Yan, may isa kabila. Hindi pa nilagay. Isa-isa lang. Right guys, maglalagay na tayo ng repair kit. Ganito po yung maglagay. Yan, unahin natin yung ring. May oiling dito sa loob niyan. Ito po yung unahin natin. Yung itong ring na tinagal natin, yung ring.
Ayos, nalagay na natin yung bago. Yung isusunod natin yung piston. Ito. Pagkalagay natin itong piston, bago natin siya ilagay, lalagyan muna natin siya ng brake fluid o kaya itong grasa na binigay sa atin para maging smooth yung pagpasok niya. Pwede natin basahin lang ito sa ng brake fluid. Lagyan natin yung brake fluid. Tapos yung surface ng caliper natin, lagyan din natin ng brake fluid para smooth yung pagpasok. Pag nalagay na natin yung piston nito mga part, isusunod natin yung kanyang rubber tsaka yung kanyang lock spring. Ganito lang po kasimple maglagay ng repair kit mga parts. Yun, yun na natin tatapusin yung paglagay nito kasi medyo matagal-tagal natin may lagay yung piston. Pero ito pa yung basic yung paglagay ng tamang paglagay ng piston natin. Pero kaya kailangan natin malinis tong area niya na walang sagabal. Yung pagpasok nito, kailangan nakasentro yung piston natin para hindi siya tabingi tsaka smooth yung pagpasok ng ating piston. Pati brake ako kukunin. Ayun. Yan, nakabaon na siya, naka-straight na. Ilalagay na natin yung rubber niya, saka yung lock. Saka bago na, saka natin siya isagat. Ibaon. Okay na po yan. Okay na. Tapos na po yan. Okay na.